hindi lang ito ordinaryong manika, bagkus ito ay isa sa mga itinuturing na hunted doll. Ngunit, itong manika na si Pupa, mga kaibigan, ay totoong may katandaan na rin. Nga lamang, nagsimula pa ang kababalaghan dito noon lamang taong 2005. Noong 1920s, mayroong isang batang babae ang taga-Italia. Siya ang nagmamay-ari ng manikang tampok sa video natin ngayon. Pinangalanan niya itong Pupa, na kung isasali natin ang salitang ito sa ating wika mula sa Latin, ay nangangahulugan itong manika. Si Pupa ay mayroon lamang sukat na 14 inches ang laki. Siya ay halos gawa sa cotton at ang buhok ng manika na ito ay yari sa totoong buhok ng tao. Marahil, ipinagbili ang buhok na ito sa taong gumawa sa nasabing manika na siyang ginamit naman dito. Liban dyan, ang manikang si Pupa ay ginawa batay sa wangis o deskripsyon ng pisikal na kaanyuan ng babaeng nagmamay-ari sa kanya noon. Samantalang, kapansin-pansin din ang nag-iisang butone sa nasabing manika na batay sa kwento, nang namahinga na ang lola ng babae ay kinuha nito ang isang butones sa suot niya on at iyon ay inilagay sa kanyang manika upang magsilbing alaala sa kanyang lola. Nabubuhay pa lamang ang nagmamay-ari kay Pupa, makailang beses na nitong nababanggit sa kanyang pamilya at mga kaibigan na nakakausap niya ang kanyang manika, nakakalaro, nakakasama at minsan din daw sinagip nito ang kanyang buhay. Marami ring pinagdaanan ng dalawa, higit sa mga yon ay ang ikalawang digmaang pandaigdig na matagumpay nilang nalagpasan ng magkasama. Nga lamang, nang dumating ang taong 2005, ang nagmamay-ari kay Pupa ay namahinga na. Bunga nito, napunta na sa ibang pamilya ang manika at ito ay dinala sa Estados Unidos kung saan hanggang ngayon ay naroroon ito. Inilagay ng bagong nagmamay-ari ang manika sa isang display cabinet kung saan do'y protektado ito ng salamin. Isang araw, habang nililinis ang nasabing cabinet, hiningahan ng may-ari ang salamin upang magkaroon iyon ng fog at pagkatapos ay pupunasan upang luminis. Nga lamang, nang kinuha nito ang basahan at akma ng pupunasan ang nasabing moist, tumambad sa kanya ang katagang Pupa Hate na ibinaka sa fog na nasa salamin. Do'y nagsimula na rin ang iba't iba pang kababalaghan, katatakutang itinuturo na gawa ng nasabing manika. May mga pagkakataon kasi na kapag lumalakad ang sinumang miyembro ng pamilya sa tapat mismo ng display cabinet, ay mayroon silang naririnig na tumatapik sa salamin na mula sa loob nito. Gayon din sa ilang beses na pagkakataon, nag-iiba-iba ang posisyon ni Pupa. May pagkakataon na ang mga paa nito ay magkahiwalay, ngunit bigla na lamang popormang magkadikit na nasa pormang pa-Indian seat. Napapansin din nila ang unti-unting pag-iiba sa ekspresyon ng mukha ng manika at gayon din ang mga tagpong nag-iiba ang posisyon nito. Pinaniniwalaan mga kaibigan na noon pa'y may kaluluwa ng sumapi sa manika. Ngunit, nang namayapa na nga ang orihinal na may-ari nito, ay iniuugnay na sa kanyang kaluluwa ang iba pang kababalaghan na nangyayari kay Pupa. Tingin mo kaibigan, ano ang marapat gawin sa manikang ito? Hayaan na lang ba sa display cabinet? O isang guni sa mga taong may kaalaman pagdating sa mga ganitong kababalaghan?